Magandang araw at mapagpalang Monday, Heroes Day ngayong araw na to. So, happy holiday sa lahat. So, ang topic natin ngayon is part 2 nung ating topic kahapon about sa sleeping on pause. So, dito bibigyan natin ngayon ng diin yung ano ba yung binabiolate nito sa 11 general soldiers. Yung ating sleeping on pause. So, according to dun sa mga ating pag-aaral, biasa naman din sa ating experience na it contradicts generals number 2 at general orders number 11. So bago nating dumating tayo doon sa bakit niya na violate or it contradicts doon sa 11 GO na yan sa 2 and 11, it magbigay muna tayo ng isang scenario o sample demonstration na kung bakit pagka natutulog ka talagang malaking ano to, isang malaking balaki. Hindi lamang sa company na pinaglilikuran mo sa establishment, kundi maging lalo na sa sarili natin. Okay, ito yung simple demonstration natin. Okay, sa halimbawa, mayroon tayong isang kasama or kaibigan. So, pinapikit mo yung mata niya. Masay nakapikit, yung hindi siya nagpipik, hindi siya sumisilip, hindi siya nag-chichin. So, talagang nakapikit siya. Ngayon, may gagawin ka. Halimbawa, may bag siya doon, inopen mo yung bag niya. Tapos, gumawa ka, nag-something, make face ka. Nag-sign ka ng I love you sa kanya or basta't kahit anong gagawin mo basta't sana nakasarado yung mata niya ng 5 to 10 to 20 minutes seconds, sorry seconds lang to, 5 to 20 seconds. So after nun bali, kung anong ginawa mo sa kanya then, tanong mo sa kanya ipa-open mo na yung mata niya after 5 to 20 seconds. Sabi mo sa kanya kung talaga hindi siya na sumisilip ha or nandadaya na ano yung ginawa ko, tanong mo sa kanya. Sabihin niya, syempre, hindi ko alam. Hindi niya alam talagang hindi kasi nakapikit ang mata niya eh. Diba? So, syempre, hindi niya alam dahil nakasarado yung mata niya. So, dahil dito, he or she failed to observe everything that took place within sight or hearing. Ibig sabihin, hindi niya nakita o napansin sa pamamagitan ng kanyang mata or narinig ko anong ginagawa mo. Syempre, dahan-dahan mong gagawin yun. Kasi siyempre yung mga culprit na yan, yung mga intruders or yung mga kawatan, yung mga gumagawa ng hindi maganda na yan, pag gumawa naman yan, siyempre, ano yan, tahimik yan. Hindi yan mag-iingay. Diba? Lalo kung nakatala na yung guard tulog. Siyempre, pag may kukunin yan, dahan-dahan yan, para hindi maramdaman. Kasi kapag hindi mo naririnig, kahit ano ka, nakapikit ka, hindi mo alam eh. Diba? So, sa ginawa mo na gano'n sa sample natin, na hindi ka nag-iingay, hindi niya talaga alam kung ano. Diba? So, next. So, yun yung sinabi. So, doon, na-violate niya doon yung GO number 2. Kasi ano ba yung general order number 2 natin? Sabi nga sa GO number 2, or general orders number 2, to walk in an alert manner during my tour of duty and observing everything that takes place within sight or hearing. Diba? Within sight or hearing. So, paano kung nakapikit ka or tulog ka? So, na-violate mo na yon. Kaya ito yung isang napakalaking mali o na hindi dapat ginagawa ng mga security na nag-duty. Yung nagnanapi, yung sabi, naka-indip lang naman eh, hindi pa rin. Kasi mga seconds lang eh. Kaya ang sabi nga sa mga seminar na seconds, minutes, ang daing pwedeng mangyari. Hala, how about kung an hour? Di ba hama, 30 minutes. Kung seconds ka, maraming pwedeng mangyari. Sa mga bangko, may mga oras yung sila kung nagra-rob. Yung mga nagnanap sa mga bangko, ganyan. So, may oras yan sila kahit saan. It takes 5 minutes. Kailangan makuha na nila yung kailangan nila. So, ganun kadali. Kaya nga kailangan, yung sa sandali mo na sinasabi, hindi dapat. Kaya once na naka-duty ka, dapat, ano siya, kailangan maging ano ka lagi. Yung open, yung mind mo, yung mata mo, yung pandig mo, yung senses mo, kailangan lahat yan gumagana. Diba? So yun, kaya nga yun nabayad na. However, may nga pinag-arguhan about during night time. Paano naman ikaw kung pang gabi? Siyempre, hindi mo maiwasan. Tutulog ka sa gabi. Mapapigil ka. Okay, totoo naman talaga. Again, we accept. During that night time, it's normal for a person to sleep. Normal naman yun eh. Talagang normal. Siyempre nga, we are human. But, you are not just a normal person. So, papasok na dito yung pagiging, isasantabi na natin yung pagiging normal. Kasi nga, bounded tayo ng policy about security. We are security at that time. Nung naka-duty. Hindi naman sinabi, pag hindi ka naka-duty, hindi ka pwedeng matulog. Siyempre, iba yon. Kaya nga, isasantabi muna natin yon.
na yung pagiging normal lang kasi tao lang, isasantabi natin yon temporarily during your duty muna. Alisin natin yon kasi hindi tayo normal sa oras na yon. Kasi nga, kung normal ka talaga matugma, aalisin muna natin. Ibig sabihin, hindi muna natin sabihin na normal hindi kasi naka-duty ka, normal sa'yo na talaga hindi ka matutulog. Kasi nga, naka-duty ka, night shift ka. Diba? You are bounded security general order number 11. Isa pa yan. Ano ba yung GO number 11? So, tatamaan din yan. Ito yung GO number 11 na sinasabi. Yung to be specially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all person on or near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper authority. To be specially watchful at night. Diba? Especially, pinapahalagahan. So, dapat maging special ka bilang security that night. Kasi ang daming pwedeng may, yun na nga eh, magiging kalaban mo rito yan ngayong antok. Kasi nga, siyempre, normal tayo maantokin eh, pero dapat lagpasan mo yon. So, dapat parang kang magiging hindi ka normal na pag tulog, hindi ka tulog, para sa kanila hindi normal. Normal sa atin yung mga security. Kasi, duties natin yon. Kailangan nating bantayan or ingatan yung establishment or yung company nating pinaglilingkuran. Lalo sa night. Kaya nga, meron silang mga binigyan ng halaga kung bakit kailangan meron kang night differential. Kaya nga binibigyan ng night differential yung mga nagtatrabaho sa gabi, hindi lang security katulad yung mga iba pa. Like, halimbawa, nag-overtime ka sa na panggabi, nagsobra ka, so meron kang pay noon, especially kapag panggabi ka, yung night differential. Kasi nga, kumbaga, yung night differential na yon, ito yung bibi pangbili mo, nga, you have to buy coffee para ma-sustain, hindi ka antok eh. Yung may dagdag, kumbaga, pinahalagahan ka rin naman eh. Hindi naman sabihin na binaliwala yung pagiging duty mo sa gabi. So may dagdag, kaya nga may night differential. Para maano natin yon, maging ano natin na okay, binabayaran sa internet ng night differential. So kailangan sustain mo yon, diba? So yun, naano natin, kaya nga yung GO number 2011, dito papasok ngayon yung violation mo pag ikaw ay nahuling tulog ng officer mo. You're violating GO number 2 and number 11 most probably, pero halos lahat naman mababayo, pero dito lang talaga makikita talaga yung pag ikaw ay nahuling tulog. Ngayon, ito pa yung mga ano nila. Lalo na yung ating sinumpan, security guards creed. Diba? So, security guards creed, sinumpang tungkulin mo yan. So, kailangan, panindigan mo. Kailangan, ito pa yung mga pinag-uusapan ng iba. Siyempre, halimbawa, jumuti ka, sabihin kasi, ano yung pamilya ko eh, hindi ako nakatulog kasi yung anak ko, may naging masakitin, tapos yung aking ganito, yung pamilya ko, ganyan. Ang dami. So, nagiging ano yung sa family. So, ito naman yung ano natin dyan. Tatandaan lagi natin, hindi naman sinasabi na halimbawa nga, yung nga sa pamilya mo nagka-problema, tapos nag-schooling ka halimbawa, isa pa yan, may mga working student even sa church ninyo, bagay, meron kang ina-attendan, especially yung mga ibang mga religion na talagang kailangan every Sunday or anong day yan, nandun sila given nyo. Pero ang point naman dyan, hindi naman inaalis ng company na huwag mong gawin yan in the first place. Instead, hinire ka with a purpose. Kaya nga hinahal, may purpose ka sa kanya. Hindi sinasantabi yun, huwag mong gawin. Kaya lang, syempre, kaya hinahal, ano yung purpose ng company, ba't kaya hinahal? As a security, you have to protect. Ngayon, kung tulog ka, paano mapuprotektahan? Ibig sabihin ba, kapag nagkaroon ka ng violation, ikaw iyaano mo yung family mo, kasi ang anak ko may sakit, hindi po natin mangyayari yun. Kasi nga, dapat alam natin, kung talagang hindi tayo credible na mag-duty, eh kailangan, huwag ka nang mag-duty, mag-file ka ng leave. Or magpaalam ka sa officer mo na hindi mo kaya, eh, meron namang mga reliever or mag-straight na lang kaysa naman makompromise yung duty. Kasi nagiging ano to, nakukompromise. Hindi ba sabihin, nag-LBM? Well, sa kung security ang LBM, hindi yan loose bowel movements. Diba, ano ba yung LBM na sinasabi nila? Sa amin kasi ang sabi niya, pag LBM, lasing bago matulog. O yun yun, may hangover pala. Kaya ganun, dinahilan na yung pamilya. Kasi lagi ang tanda, pag sinabing pamilya ang usapin, dapat lalo mong pagbubutihin ang trabaho because of your family. Yan ang sinasabi ko lagi sa briefing sa mga security namin, na kapag pamilya ang sinasalang-alang mo, yan ang dahilan mo, minsan na-over, ano na, nako-compromise lalo. Kasi kung mahal mo yung pamilya mo, dapat marunong kang mag-handle sa kanila. Kaya nga sa mga security ko, pagka laging katwira, kasi yung pamilya ko, ganyan, sabi ko, kaya nga tayo nag-work because of our family. Ngayon, kung sila magiging dahilan mo, eh, hindi na makatarungan. Kasi, paano kung ito lang ang bread and butter natin? Ang trabaho natin na to.
Tapos puro pa, paano na ako magkaroon ng gastusin, emergency, anong kukunin? So minsan hindi naman na totoo. Kumbaga nagiging alibay na lang. So dapat hindi. Kaya nga, kailangan kapag tayo nasa duty na, kasi ang bigat ng responsibility natin, kailangan lagi natin ihanda yung sarili natin. Kasi ang palaban ng iba dito, hindi naman yung mga magnanakukawatan na yun. Kung bakit nagkakaproblema sa establishment eh. Ano yung unang problema? Yung antok. That's the number one. Kasi pag ikaw ay alert, vigilant ka during night time, especially watchful at night, hindi papasok yan. Lalo't may baril ka, syempre mag-iisip yan. Pero kung tulog ka, yan. So ang naging dahilan doon, hindi naman yung magnanakaw eh. Ano yung naging dahilan? Ba't na-compromise yung antok mo, yung tulog mo? Kaya nga yung iba, may nakapasok sa mga establishment, yung nangyari lang na napatay nung security, yung nagnakaw sa loob ng establishment nila, o ng condo yata yan. Ang tanong dyan in the first place eh, paano nakapasok may security? So tulog. So doon pa lang may negligence kasi nakapasok na eh. Unless nagkaroon ng commotion, nagkaroon talaga ng ano sa labas. Yun, na nakapasok may nangyari. Pero wala eh. Ang dali-daling nakapasok. So ano yung point doon? Tulog ang security. So kaya napakalaking ano yun. Kaya dapat din natin dadahilan na tao lang tayo. So we are not normal kapag natulog ka na naka-duty ka. Ang normal na sinasabi doon, pag hindi ka naka-duty, like break time mo, or off-duty mo. Kasi nangyayari, pag off-duty, hindi matutulog. Kasi ang iba, ginagawang dahilan, madali naman doon maka-discard, makatulog, di mo na ako magpupuyan, magsiselfon pagka day off, tapos pagdating sa duty, ayan na. Kaya dapat binibigyan natin ng halaga, kasi unang-una, hindi naman muna si company, eh, sarili mo eh. Paano kung halimbawa, yun nga, tulog ka dyan, nadaanan ka, pinokpok ka na lang dyan, or yung bakal mo, yun ang kinamit sa'yo. So wala na. That's the end. Diba? So kaya nga, isang napakalaking ano na ikaw ay matulog sa area mo. Kung hindi kaya, may mga officer naman, magsabi tayo. Kaya kailangan sa pagiging security, hindi lang ito isang sinasabing trabahong tamad. Alisin natin yung konsepto na pagiging tamad na security. Kasi kung tamad ka, hindi ka talaga pwede. Kasi nga, 12 hours kang naka-duty, ang daming responsibility, you have to make a report kung ano-ano. Lahat na makakasalamuha mong tao, kung 1,000 yan, 500 yan, ang ugali niyan, 500 din o 1,000 yung tao. Walang tao pare-parehas na ugali. So, nakikisamahan mo yan. Paano kung ikaw ipuyat, ang dami mong hindi ka nakatulog ng tama, tapos may problema kang sobra, walang mangyari. So, sabi ko lang sa mga sigurin namin, pag ganun, magpahinga na kayo, mag-ano kayo ng day off, ng leave, or kung ano para at least hindi ma-damage lahat. Yun ang dapat natin gawin. Kaya lagi natin iisipin ang pagtrabaho sa gabi or pag-duty, alisin natin lagi pagtulog, yung sleeping on post. Napakalaki pong violation yan kapag nagawa natin. So kung hindi kinakaya, normal lang sa atin yan. Siyempre, we are human. May mga officer tayo, we have to assist. Pa-assist tayo. Sabihin natin yung totoo, tayo magsinungaling kung hindi mo kaya. Upon assuming your duty, hindi mo kaya, magsabi ka at least, sinabi mo para at least bigyan ka nalang ng kapalitan.